Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman po tayo. Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala po si Gabby Labiano. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, isang dating OFW na nagtrabaho rin po sa ibang bansa. Nanggaling na rin po ako sa Jeddah, Saudi Arabia. Tapos nagtrabaho rin po sa Taiwan. At nagtrabaho din po sa Kuwait. Nang 2 taon sa Kuwait, mahigit. Sa Jeddah, Saudi Arabia naman, almost 10 years. Tapos sa Taiwan, 7 years po. Yun po, ganun na po katagal ako nag-OFW, pero mahirap pa din. Ngayon po, ang gagawin po natin ay magluluto po tayo ng malunggay. Kung sino po nakakaalam ng bunga ng malunggay, ito po. Bunga ng malunggay. Sino po nakakaalam nito sa inyo? Sa mga Ilocano, paborito po nila ito. Paborito po namin kasi Ilocano po ako, taga Ilocos po ako. Kaya masarap po ito pa na gagawing dinding. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano magluto po nito. At napakasarap. Okay po. Hello po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please naman po, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Punta lang po kayo sa, open nyo lang po yung YouTube nyo. Tapos, i-type nyo yung Gabby Labiano para makita nyo po yung mga videos ko po. Maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please naman po, mag-subscribe po kayo para makaabot po tayo sa 1,000 plus na kinakailangan. Ayan po, maraming salamat po. Bukod po sa malunggay na ating gagawin, lalagyan ko po ng kalabasa. Ganito lang po kalaki yung kalabasa. Isang slice. Tapos may talong. Tatlong tirasong talong. At saka yung bilog na ampalaya. Masarap po yan, halo dito sa kasama din sa malunggay. At saka maglalagay din po tayo ng saluyo kasi dinding po yung lulutuin natin. At may sabaw po yan. Masarap po siya. Saka may ingredients po tayo. Luya, maliit lang po yung lalagay ko. At saka yung ating pampasarap ay magic sarap. Ayan po, ang magic sarap na nagpapasarap. Saka chicken cubes. Pero ang gagamitin natin, 1 piraso lang po. Ayan po ang pampasarap natin. Hindi po tayo gagamit ng bagoong. At asin, yan lang po ilalagay natin. Kung masobrahan ko mamaya ng sabaw, magdadagdag na lang po ako ng patis. Okay po, ganun po. Yan po yung ating mga ingredients. May malunggay, may kalabasa, may talong, ampalaya, luya, tsaka saluyot. Okay po? Ngayon po, ang gagawin po natin ay babalatan na natin po itong malunggay. Ituturo ko po sa inyo kung paano po balatan ang malunggay. Ganito lang po. Yan, hiwain natin ganun ng ganyan. Tapos, hilain natin pa ganun. Tapos, ganun lang po. Yung balat niya. Patanggalin natin yung balat niya na green. Ganyan po. Tapos, tsaka natin islicein ng mga 2 inches. Ayan po. Tapos, tuloy natin. Ganun lang po ang pagbalat niyan. Tapos, putulin din natin ng ganun. Tuloy natin hanggang sa ganyan lang po. Tuloy-tuloy lang.
Lisin natin yung green. Tapos yung susunod naman. Ito, gali-gali, ganyan lang po. Tutuloy natin gano'n. Tapos, yan. Tapos, ganyan lang po yung balat. Tsaka titignan natin yung binibili natin minsan malunggay kasi yung iba, matigas na yung buto. Tsaka matigas na yung laman. Di na natin pwedeng kainin yung pagka ganun ang nabili nyo. O kaya napitas nyo dun sa bakuran nyo na malunggay. Hindi na po masarap yun. Matigas na po yung ano, laman niya. Hindi mo na po makakain. Ganyan lang po, tuloy-tuloy lang ang pagbabalat. Alisin lang po yung balat niya. Meron pa. Ganyan lang po, ganyan lang sa kalaki. Mga 2 inches or 1 and a half pwede na. Huwag natin masyadong habaan kasi ito masyado naman mahaba. Kung maliit lang yung paglulutuan nyo na kaserola, hindi na po magkakasya. Hindi lang po, tuloy-tuloy lang ang pagbalat. Alisin lang yung green. Ayan, ganyan o. Ayan po. Okay po, ready na po yung ating gulay. Ito na po yung malunggay. Nahati-hati ko na po siya. Ito naman po yung ampalaya. Nahati-hati ko na rin po siya. Tapos yung kalabasa. Ganito kalalaki yung hiwa ko sa kalabasa. Tsaka yung saluyot. Ganito rin po yung saluyot. Tsaka yung luya, na-slice ko na din. Tsaka yung talong. Nagtataka po kayo, hindi tayo, wala pong sibuyas tsaka kamatis. Hindi po tayo gagamit ng sibuyas tsaka kamatis. Bawang kasi hindi naman natin po igigisa. Ito po ay may sabaw. Kasi masarap yung dinding na may sabaw. Pero yung iba, nagluluto sila ng ganito, ng malunggay. Pinakbet ang tawag nila doon. Konti lang yung sabaw niya. Pero sa akin, lalagyan ko ng sabaw kasi mahilig ako sa sabaw. Gusto ko yung ulam na gulay na may sabaw. Paborito ko po talaga. Kaya ito, suugasan na po natin. Tapos, ready to cook na po. Ngayon po ay magluluto na to po tayo. Sindihan na natin yung kalan. Saka maglalagay po tayo ng tubig. Para sa sabaw. Tatlo. Apat na baso.
Hintayin po natin kumulo yan. Pero ilalagay ko na po yung luya para madaling maluto. Hintayin natin kumulo. Ayan po, nilagay ko na po yung luya. Tingnan natin kung kumukulo na. Ayan po, kumukulo na siya. Lagay na natin yung matigas na ang unahin natin itong kalabasa kasi matigas ito. Unahin natin itong kalabasa kasi matigas ito, matagal na ito. Ayan po yung kalabasa. Sabay, lagay na natin yung pampalasa. Ito po yung pampalasa, North Cubes. Chicken cubes yung ginamit ko po. Gagamitin ko. Tsaka, lagay na rin natin yung magic sarap para kakapit na yung sarap. Nakangamoy na yung luya. Bango. Takpan natin. Tapos sunod yung malunggay na matagal din maluto. Matigas si kasi yung malunggay. Hintayin natin ulit kumulo. Ayan po, nilagay na yung kalabasa. Matagal kasi maluto yung kalabasa eh. Ngayon yun ang inunahan natin, kalabasa. Kalabasa pampalinaw daw ng mata. Pero yung mata ko malabo naman. Nga. Lagi naman akong kumakain ng kalabasa tuwing may gulay. Pero lumalabo naman yung mata ko. Ay ganun siguro pagka tumatanda, lumalabo talaga ang mata. Pero hindi naman siguro lahat, ano. Meron naman dyan matatanda pero malinaw pa rin yung mga mata nila. Bakit ako malabo yung mata ko? Siguro sa over, ano. Minsan, kasi ugali ko noon, nagtatrabaho ako. Kahit sa abroad, minsan pagka yung init na ako, pumupunta ako ng naghihilamos ako, ganun eh. Masama pala yung ganun. Pero ngayon, hindi ko na po ginagawa. Hindi na po ako naghihilamos. Ayan po, kumukulo na, tingnan natin. Wow! Medyo matigas pa yung malunggay. Ayan po. Ayan kalabasa.
okay na yung kalabasa, medyo okay na. Pero konting palambot pa. Takpan muna natin. Sunod na natin yung ang palaya tsaka yung talong. Ang huli yung saluyot. Okay, tingnan natin. Ayan na po siya. Haluin lang natin para yung ano, diba? Ay, maluto siya. Actually, yung ano, malunggay ay lutong-luto na. Takpan muna natin. Okay, tikman natin yung sabaw kung tamang-tama na yung sabaw. Grabe. Sarap. Pwede na natin ilagay yung saluyot. Tapos ganyan-ganyan lang natin. Para punta sa ilalim. Tsaka takpan natin. Ito na po yung ating dinding-ding. Yan po, luto na po siya. Yan. Yummy, yummy naman. Yummy, yummy. Mapapa-extra rice na naman ako nito. Paboritong paborito ko yung ganitong ulam. Dinding-ding na malunggay. Yup. Tapos may prito kang isda. Ang sarap-sarap. Yan po. Napakasarap. Ito na po yung finished product natin na malunggay. Dinding-ding na malunggay. Tapos sinamahan ko siya ng kalabasa, saluyot, ampalaya, at saka talong. Yan po yung ating dinding-ding na malunggay. Patitikman natin yan, masarap. Yan, kakain na po tayo. Man natin yung malunggay. Sabaw muna. Sarap. Tama-tama yung sabaw. Saka yung malunggay, ito po. Yan po. Yan po yung malunggay. Ganito lang ang pagkain. Medyo siksikin mo lang ang siksikin mo lang para makuha mo yung laban. Kung may iba dyan, hindi marunong kumain ito, ganun lang po pagkain. Sarap. Tapos yung kalabasa. Yan po yung kalabasa.
Dilaw na dilaw. Tapos yung paleya. Saka yung saluyo. Sarap talaga may saluyo. Sarap talaga, sarap. Kahit wala ka lang ibang ulam, ulam, kahit wala ka lang isda o kaya karne ng baboy, pwede na ito eh. Sarap pala dito sa dinigding na malunggan. Tingin mo lang po yung daman, iiwan mo po yung ganito matigas. Hindi na makikin ang lakay mo. Kalaya. Kalabasa. Panalo. Tapos ang sarap pa ng sabaw. Kasi yung sabaw niya, nalasa ano mo yung medyo pait ng apalaya. Sarap! Saka yung malunggay, ipapasarap pa. Okay, maraming salamat po sa mga nanood. At saka mga, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please po, mag-subscribe naman po kayo. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, ulitin nyo po ulit para malibang kayo kung wala kayong ginagawa. Kahit saan man kayo naroon, kaya hindi po kayo mainit, hindi po ba? Paborito po ito ng mga Ilocano na katulad ko. Pwede rin po nyo itry kung kayo man ay taga Manila, taga rito sa Bisaya, kung saan man kayo lupalop ng mundo, kung mayroon kayo makita malunggay, try nyo po magluto ng malunggay. I'm sure magugustuhan nyo. Okay po, maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat. COVID is still around. Okay, bye-bye po. Thank you so much. Please like and share my YouTube channel para sa ganun po ay marami po tayong subscriber. Please lang po. Like and share. And subscribe po. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po tayo. God bless us all.